Magandang araw sa iyo Kuya Chris at sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong channel. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Miko, hindi ko tunay na pangalan. 29 na taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon sa ibang bansa. Hindi ko na po detalyadong isisiwalat ang aking address bunsod ng isang malalim na kadahilanan. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa nakagigimbal at hindi inaasahang karanasan ng kaibigan ng aking lolo na nahawa sa piyesta sa isang probinsya riyan sa Pilipinas. Ang aking lolo at si Eddie ay matalik na magkaibigan. Pareho silang nagtatrabaho noon sa Maynila. Tubong Leyte talaga ang aking lolo, ang lugar kung saan ako ipinanganak, samantalang si Eddie naman ay taga-syudad. O pare, bakit nag-iimpake ka ng mga gamit mo? Tanong ni Eddie kay lolo. Uuwi kasi ako sa probinsya para makadalo ng piyesta ng aming lugar. Nakapagpaalam na rin ako sa boss natin. Tugon ni lolo. Ganun ba? Nakakalungkot naman dahil aalis ka na. Pare, hindi ka dapat nalulungkot. Babalik naman ako dito sa Maynila kapag natapos na ang piyesta. Wala akong makikita na matinong trabaho roon, kaya babalik at babalik pa rin ako dito. Usal ni lolo at saka siya nagpatuloy sa pag-iimpake ng mga kagamitan at ilan pang mga dadalhin niyang pasalubong. Kung ganon, baka naman pwede akong sumama. Ang tagal ko na rito sa Pilipinas pero hindi pa rin ako napupunta sa Visayas. Baka naman pwede akong sumama sa'yo sa Leyte. Dahil babalik ka rin naman, di ba? Suwestiyon ni Eddie. Nung una ay nagdadalawang isip pa si lolo kung isasama niya ba ang kanyang kaibigan paluwas. Ngunit nang lumaon ay hindi niya na nagawang tanggihan ang kaibigan. Pinayagan niya itong sumama. Noong nagsabi sila sa kanilang amo na dalawa silang pupunta sa Leyte, ay maswerte naman silang pinayagan. Dahil doon ay na-excite si Eddie, kaya nag-impake na rin ito ng kanyang mga kakailanganing kagamitan. Maagang natulog ang dalawa kasi maaga rin silang babangon kapag madaling araw na. Matulog na tayo dahil hindi pwedeng maiwan tayo ng barko bukas. Kung magkataon man, baka hindi na natin maabutan ang masayang piyesta. Sambit ni lolo sa kanyang kaibigan. Kinaumagahan ay maaga silang nag-ayos ng sarili at sumakay ng tricycle patungo sa malapit na terminal ng mga bus at bumiyahe patungong daungan ng mga barko. Doon ay sumakay sila ng barko patungo sa daungan sa Leyte. Isang araw ang iginugol nila sa biyahe nung sila ay sakay ng barko. Nang dumating sa Tacloban, ay muli silang bumiyahe sakay ng bus patungo sa Matalom, Leyte. Pagkatapos noon ay sumakay naman sila ng habal-habal patungo sa isang liblib o tagong baryo. Malayo pa ba ang bahay niyo, pre? Naiinip na tanong ni Eddie. Medyo malayo pa ang baryo namin. Sagot naman ni lolo. Napakamot na lang ng ulo si Eddie dala siguro ng kanyang naramdamang inip. Pre, bakit ang lalagkit tumingin ng mga taong nadadaanan natin? Hindi ko alam kung nagwagapuan ba sila sa akin o naiinis eh. Wika ni Eddie. Nagtataka siya dahil sa tuwing may kabahayan silang nakikita, ang mga tao ay masasama kung tumingin. Daig pa ng mga ito ang mga leon na nakakita ng masarap na pagkain. Ganyan talaga ang mga tao dito pare. Huwag ka matakot dahil normal lang yan sa kanila. Ganyan talaga rito sa probinsya. Kapag may nakikita silang galing Maynila, ay iniisip nila na mayaman ang taong yon. Sure ako na iniisip ng mga yan na mapera tayong dalawa, lalo tigit na mapuputi tayo sa kanila at galing Maynila. Saad ni lolo sa kanyang kaibigan. Napapailing na lamang si Eddie sa tinuran ni lolo sa kanya.
Sakay ng habal-habal ay inabutan na sila ng dilim sa malubak na kalsada. Pagod na ang dalawa sa biyahe. Gusto sana nilang magpahatid sa driver hanggang sa bahay nila Lolo. Ngunit tumanggi ang driver ng habal-habal. Pasensya na talaga sa inyo pero hanggang dito na lang talaga ako. Nauutal na sambit ng driver. Wari bang natutuliro ito? Dahil palingalinga siyang nagmamasid sa madilim at makahoy na kapaligiran. Kuya, malayo-layo pa kasi ang bahay namin dito. Doon pa sa kabilang baryo. Sige na po, ihatid niyo na kami. Dadagdagan na lang po namin ang bayad sa aming pamasahe. Suwestiyon ni Lolo at iniabot sa driver ang 2,000 pera. Kabado man at halatang nagdadalawang isip, ngunit dala siguro ng kahirapan, kaya pumayag ang driver. Pumayag na itong ihatid sina Lolo at Eddie. Maraming salamat kuya. Sambitla ni Lolo. Nagpatuloy sa pagmamaneho ang driver ng habal-habal, sakay sina Lolo at Eddie. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbiyahe ay may napansin si Eddie na may kumakaluskos sa makahoy na magkabilang gilid ng kalsada. Ano yon? May hayop yata na sumusunod sa atin. Anya at tinapik ang balikat ni Lolo. Si Eddie kasi ay nakaupo sa hulihang bahagi ng sinasakyan nilang habal-habal. May tagpuring napapadaan sila sa isang malaking punong kahoy na pakiwari nila ay may nambabato. Ang pinagtataka nila, wala namang tao, ngunit may nambabato sa kanila ng tuyong sanga mula sa itaas ng puno. Dahil doon ay hinarurot ng driver ang kanyang motor kahit panalubak-lubak ang daan. Wala na itong pakialam na masira ang motor basta makarating lamang sila sa pinupuntiriyang destinasyon. Manong, dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. Ang sakit na po talaga ng puwetan ko eh. Sambit ni Eddie, ngunit mistulang bingi lamang ang driver. Patuloy lamang ito sa pagpapaharurot ng habal-habal. Maya-maya pa ay may nadaanan silang isang baryo na kung saan ay nagkakasiyahan ng mga tao. Sa kanilang pakiwari ay nagdadaos na ang mga yon ng piyesta. Nang mga oras na iyon, ay kumakalma na ang driver sa pagmamaneho dahil may mga tao nang nagsasayawan doon sa bahagi na lipos ng mga siga o apoy. Mukhang may nagdaraos ng piyesta. Dito na ba ang baryo niyo, pre? Tanong muli ni Eddie. Hindi, pre. Sa isang araw pa ang piyesta sa amin. Malapit-lapit na tayong makarating. Tugon naman ni Lolo. Palalim ng palalim na ang gabi, subalit hindi pa rin sila nakaka-uwi. Nagpatuloy lang sa pagmamaneho ang driver at nagawa nilang makalayo sa baryong tila nagdaraos ng piyesta. Habang nilalakbay ang mabato, mahaba at madilim na kalsada, ay biglang kinabahan silang lahat dahil pumapalya ang motor. Paubos na ang gas ng motor. Malayo pa ba ang bahay nyo? Wika ng driver. Malapit na po. Tugon ni Lolo. Kanina ka pa sabi na malapit na. Pero ang layo pa rin naman pala. Singhal ng driver. Dahil tinanggap na nito ang bayad, ay pinilit nitong ihatid ang dalawa kahit pa malapit ng maubos ang gas. Umaasa ang driver na pagdating sa bahay nila Lolo ay may makikita siyang tindahan ng gasolina, kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Ngunit ang kinatatakutang tagpo ay nangyari. Kusang huminto ang motorsiklo dahil naubusan na nga ito ng gasolina. Napilitan tuloy na pumanaw sila Eddie at Lolo. Itulak na lang po natin ang motor papunta sa baryo namin. Baka may nagtitinda ng gasolina sa lugar namin eh. Wika ni Lolo. Ang nagsilbing ilaw nila ng mga oras na iyon
ay ang kanilang keypad na cellphone at liwanag ng buwan. E malapit na ba yung lugar nyo? Baka mamaya malayo pa yon. Maigis siguro kung itulak ko na lang ito pabalik. Baka may nagtitinda ng gasolina roon sa nadaanan nating piyestahan. Wika ng driver. Kahit na anong pangungumbinsiman ang gawin ni Lolo, pero ayaw siyang paniwalaan na malapit na talaga ang baryo nila. Kaya itinulak ng driver ang kanyang motor pabalik, habang sina Lolo naman ay naglakad na lang pauwi. Habang naglalakad ang dalawa, ay umihip ang malakas na hangin. Nagsitayuan ang balahibo ng magkaibigan. Pre, naiihi ako. Usal ni Eddie. Umihi ka dyan sa tabi-tabi. Suwestiyon ni Lolo. Agad na nagtungo si Eddie sa gilid at akma na sana siyang iihi nang mapansin niyang may kung sinong tao ang nakayuko doon sa pag-iihian niya. Umurong ang kanyang ihi sa labis na gulat. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone ay sinisipat ni Eddie ang mukha ng babaeng nakayuko. Tama po kayo, babae. Bigla na lamang siyang napaatras at napasigaw nang biglang lumingon sa kanya ang babae. Nakakasuklam lamang mukha nito na nagmistulang sugat-sugat na pinagpipiyestahan ng mga uod habang ang bibig nito ay may kinakain ng kung anong uri ng hilaw na karne. Umaripas ng takbo si Eddie patungo kay Lolo habang sumisigaw ng may aswang at sabay na nagsitakbuhan ng magkaibigan. Nang mapansin nilang nakalayo-layo na sila sa kaninang nakakatakot na babae, ay pansamantala silang nagpahinga. Dahil kinakabahan pa rin sila na baka ay sundan sila ng babae, ay patuloy silang naglakad ng mabilis. Tumingin si Lolo sa langit at napansin nitong parang sumusunod ang buwan. Nang tingnan niya ang kanyang anino, ay nagulat siya dahil nagmistulang anino ng isang malaking aso ang kanyang anino. Sa labis na takot na baka ay sinusundan sila ng isang aswang, ay mabilis na kumaripas si Lolo ng takbo habang nakasunod naman sa kanya si Eddie. Nang marating nila ang bahay nila Lolo, ay agad silang pumasok doon at nagsara ng mga pintuan at bintana. Gulat na gulat ang kaanak ni Lolo dahil hindi nila inaasahan ang agarang pagdating nito. Anak, bakit ka ba aligagang aligaga dyan? At sino ba yung kasama mo? Tanong ng tatay ni Lolo. May aswang po sa labas. Tarantang sambitla ni Lolo. Ano ba yung sinasabi mo anak? Hindi naman totoo ang mga aswang. Usal ng kanyang ina. Niyakap si Lolo ng kanyang ina dahil sa pananabik. Ilang taon din kasing nagtrabaho si Lolo sa Maynila at noon lamang nakauwi sa probinsya. Ipinakilala rin ni Lolo si Eddie sa kanyang mga kaanak na malugod namang tinanggap ng mga ito at pansamantalang pinatahan sa kanilang tahanan. Kinaumagahan ay isang nakagigimbal na balita ang dumating at umalingaw-ngaw sa kanilang baryo. Isang driver daw ng habal-habal ang natagpuang patay. Ayon pa sa mga nakakita ay wakwak daw ang tiyan nito at may mahahabang kalmot sa katawan. Nanariwa sa isipan nila Lolo ang driver na nagatid sa kanila noong nakaraang gabi. Ang ginawa nila ay nagtungo sila sa pinangyarihan ng krimen. Pre, siya nga ang driver na nagatid sa atin kagabi. Litanya ni Eddie kay Lolo. Naalala ng dalawa ang huling sandali na nakasama nila ang driver. Nakaramdam din sila ng kaunting pagsisisi dahil hindi man lang nila natulungan ang driver na iyon. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin sila sapagkat ligtas silang nakarating sa bahay nila Lolo
noong gabing yon. Pinaniniwala ang aswang ang pumatay sa driver. Ngunit marami din naman ang agam-agam na nagsasabi na marahil ay napagtripan lang iyon ng mga lasing o hindi kaya ay ng mga adik sa lugar. Ngunit ang ipinagtataka ng iba ay bakit daw wala ng lamang loob ang bangkay ng driver na yon. At sa kaso ng pagkamatay ng driver ay mukhang hindi normal na tao ang nagsagawa ng karumal-tumal na kriming yon. Bakas sa bawat hiwa o sugat ng bangkay na hindi kutsilyo ang ipinangpatay sa driver. Ang pangyayaring yon at ang ilan pang mga nakakatakot na karanasang naranasan ni Eddie sa lugar nila Lolo ay hindi naging hadlang upang siya ay magsaya. Ginamit nila ang kanilang panahong igugol sa probinsya upang magsaya at magtungo sa ilang piyesta. Pre, bukas pa ang piyesta dito sa baryo. Baka gusto mong magpunta muna tayo sa piyesta roon sa kabilang nayon. Yaya ni Lolo sa kanyang kaibigan. Sige ba? Walang patumpik-tumpik na tumugon si Eddie. Nagpa siyang nagtungo ang dalawa sa isang piyestahan. Napadpad sila doon sa nayon na nakita nilang nagdaraos ng piyesta kamakailan lang. Hanggang ngayon ba'y piyesta pa rin sa kanila? Nagugulumihan ang tanong ni Eddie. Hindi ko alam. Mayigip akong magtungo tayo roon at makisalo-salo sa kanila. Sambit ni Lolo na sinang-ayunan naman ang kanyang kaibigan na si Eddie. Mainit naman silang tinanggap ng mga tao sa nasabing salo-salo. Sinayawan sila ng mga ito na parang isang katutubong sayaw na sinabayan ng mga makalumang tunog gamit ang mga sariling likha na instrumentong tambol at iba pa. Habang sumasayaw si Lolo, ay iginugugol naman ni Eddie ang kanyang sarili sa paglantak ng mga handang naroon sa malapad na mesa. Sarap na sarap si Eddie sa kanyang mga kinakain na tila bang wala siyang kabusugan. Maya-maya ay isang matandang ali ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang mangkok na sabaw. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Eddie ang kakaibang pagkain. Sinubukan niyang tikman ang pagkain mula sa matanda at nang malasahan ay nagustuhan ni Eddie ang lasa. Anong klaseng pagkain to? Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ito na yata ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko. Maraming salamat, Lola. Wika ni Eddie at nakangiting tumingin sa kanya ang matanda at saka ito umalis. Maya-maya lang ay niyaya na ni Lolo si Eddie na umuwi na. Ngunit hindi siya sinasagot ng kaibigan. Abala lamang si Eddie sa paghigop ng sabaw na madilaw. Ang laman ng mangkok ay tila mga uod na sinabawan ng mga malalagkit na laway at malalapot na plemang nagkadikit-dikit o namumuo. Ano yan, pre? Kadiri ka. Ano ba yung kinakain mo? Bulyo na tanong ni Lolo. Ngunit nginitian lamang siya ni Eddie habang ang bibig nito ay naglulungad ng nakadidiring sabaw. Ang sarap! Sambit ni Eddie at sa pagkakataong yun ay nakita ni Lolo ang mga uod na nagsisigalawan sa loob ng bibig ng kanyang kaibigan. Nagsuka si Lolo nang makita niya kung paanong dinurog ng mga ngipin ni Eddie yung mga uod. Sa tagpong yun ay naiinis na si Lolo. Imbis na gusto niyang kumain dahil nagugutom na rin siya, ngunit nawalan siya ng gana at nawala ang kanyang gutom. Naghiyawan ng mga tao roon sa piyesta. Patuloy lamang na sumasayaw ang mga tao at pinalibutan ng mga ito si Eddie. Ang ilang mga tao ay mistulang mga siraulo na. Nagtatangkang kagati ng kamay ni Lolo. Napapaatras na lamang si Lolo dahil sa mga taong umaamoy-amoy sa kanya. Nang sandaling yun,
ay gulong-gulo na si Lolo. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Hindi siya pwedeng tumakbo palayo sa lugar na yon dahil kinakailangan niyang isama ang kanyang kaibigan pauwi. Kaya naman ay naglakas si Lolo ng loob. Nilapitan niya si Eddie na naroon sa gitna ng mga taong nakapalibot at nagkakasiyahan. Pwersahang hinigit ni Lolo si Eddie at hinila niya ito pauwi. Hindi na kasi maganda ang nararamdaman ni Lolo sa lugar na yon. Nagtataka rin siya dahil mukhang mga bagong salta sa kanilang lugar ang mga taong yon. Dati naman ay walang baryo sa bahaging iyon. Gubat ang lugar na iyon dati nung hindi pa si Lolo nagtatrabaho sa Maynila. Pre, ano bang nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Lolo habang hinihila niya si Eddie. Tinatahak nila ang daan pa uwi sa baryo nila Lolo. Naglakad lamang sila. Nung panahon kasing iyon ay bihira lamang ang sasakyan sa kanilang lugar. Hindi na inisip ni Lolo ang hindi nila magandang karanasan sa lugar na yon. Ang nais niya lang ay makauwi na kasama ang kanyang kaibigan. Habang nasa daan, ay parang lasing na sumusuray-suray si Eddie. Tawa lang din ito ng tawa na parang nasisiraan ng bait. Nang mga oras na iyon ay natatakot na si Lolo dahil hindi ganoon kung umasta ang kanyang kaibigan. Batid niyang hindi na normal ang ikinikilos ng kanyang kaibigan. Kinakabahan na siya dahil hindi naman marunong magbiro si Eddie ng ganoon. Malayong-malayo na sa dating Eddie ang kasama ni Lolo ng mga oras na yon. Ilang sandali ay narating na nila ang bahay nila Lolo. Ngunit takang-taka pa rin sila kung bakit tila nawala sa sarili si Eddie. Patuloy itong nagsusuka at nang lumaon ay parang gusto na nitong mangagat. Iginapos na lamang nila si Eddie sa buong gabi. Kinaumagahan ay sumapit na ang piyesta sa kanilang baryo. Nagtaka si Eddie kung bakit nakagapos siya. Laking tuwa naman ni Lolo nang mapansing bumalik na sa katinuan ang kanyang kaibigan. Niyakap niya ito sa labis na tuwa. Ngunit nang kakain na sila sa mga handaan, ay nagtaka si Lolo dahil hindi na kumakain ng gulay at kanin si Eddie. Kada bahay na kanilang pupuntahan, ay palaging karne ang kinakain ni Eddie. Palagi rin itong hinahanap ang atay na biglaan niyang naging paborito. Samantalang noon ay ang lakas kumain ito ng kanin at gulay at hindi kumakain ng atay. Kinagabihan, hating gabi, habang abala na nagsasayawan ng mga tao sa labas, ay naroon naman si Eddie at Lolo sa loob ng bahay. Nagsusuka na naman si Eddie at nawala sa sarili nito. Gusto nitong mangagat. Naisip ni Lolo na siguro'y nahawa si Eddie sa piyestang dinaluhan nila nung nakaraan. Inisip niya na baka totoo nga ang kanyang hinala, na baka ay aswang ang mga bagong salta roon na napuntahan nilang baryo noon. Kung umaga ay maayos naman si Eddie, ngunit kung sumasapit ang takip silim, ay naghahanap na ito ng karne. Kung kaya't nagdesisyon na si Lolo na dalhin ang kanyang kaibigan sa isang albularyo at hindi nga nagkamali si Lolo dahil ayon sa albularyo na yanggaw daw ang kanyang kaibigan na si Eddie. Mabuti at naagapan siyang dalhin doon dahil ilang oras na lang ay magiging isang ganap na aswang na daw ito. Agad na kumilos ang albularyo at may hinahalo sa isang garapon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nito. Samutsari ng dahon at langis ang pinaghalo-halo niya sa garapon tsaka ito binulungan ng albularyo. Umusal ito tsaka pinainom ang laman ng garapon kay Eddie. Naayon kay Lolo, halos isang linggo daw silang pabalik-balik sa albularyong iyon hanggang sa ikapitong araw ay natanggal ng albularyo ang pagkakayanggaw sa kanyang kaibigan. Natuwa naman si Lolo dahil bumalik na sa katinuan ang kanyang kaibigan.
Sa kadahilan ng iyon, nagpa siya nang bumalik sa Maynila si na Lolo at Eddie. Habang sila ay nasa biyahe, ay ikinuwento lahat ni Lolo ang lahat ng kababalaghang ginawa ni Eddie sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Eddie. Ayon sa kanya, wala siyang natatandaan sa kinain niyang nanggaling sa isang matanda. Ipinaliwanag ni Lolo na marahil ay nahipnotismo siya ng matanda, kung kaya't nagawa siyang iyang gawin nito. Magmula noon ay hindi na pumupunta sa kahit anumang piyesta ang magkaibigan. Hanggang sa namatay na ang aking lolo at ang kanyang kaibigan, ay nadala na sila sa mga piyesta sa kahit anumang lugar dito sa Pilipinas. Ang kwentong ito ay ipinasulat lamang sa akin ng aking lola Dorina, na asawa ng aking lolo. Isang kasaysayan sa kanilang buhay na nagbigay tuldok sa pakikipiyesta dahil sa isang karanasan na muntik nang mahawaan at maging aswang ang kaibigan ng aking lolo nang dahil lang sa pagpunta nila sa isang piyesta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po and God bless po sa lahat ng nakinig. Ang inyong kaistorya, Miko. Minsan na ba kayong nakarinig ng mga misteryosong sit-sit na nagmumula sa kakahuyan? Nakarinig na ba kayo ng mga malalamig na bulong na hindi ninyo mawari kung saan nagmula? Ang mga kahoy ay may iba't ibang hulma na nakatutuwang pagmasdan. Ang iba naman ay bunsod ng kakaibang anyo ay mapapaisip ka kung natural lang ba ito o baka ay pinamamahayan na ng mga engkanto. Magandang araw, Kuya Chris. Ganoon din sa lahat ng mga taga-subaybay na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Erman. Hindi ko tunay na pangalan. 37 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa bayan ng Binyan, Laguna. Ang kwentong aking ibabahagi ay isang istorya na magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin nakapagbibigay ng kilabot sa tuwing na pag-uusapan dito sa aming lugar. Isang kwento na nakapaninindig balahibo at hango mismo sa tunay kong karanasan nung ako ay 14 anyos pa lamang. Hating gabi nang biglang nagising ako mula sa mahimbing kong pagkatulog. Pakiramdam ko kasi ay may nakadagang malaking troso sa aking dibdib. Sobrang lamig ng hangin na pumapasok sa bintana ng aking kwartong nakapagtatakang biglang nagbukas. Napatayo ako ng biglaan upang sana ay isara ang bintana. Subalit nang ako'y sumilip doon, ay tila napako ang aking mga paang hindi ko magawang igalaw. Isang bulong na sa pakiwari ko'y sumasabay sa ihip ng hangin ang naririnig ng aking tenga. Habang pinakikinggan ko ang bulong, ay marahan itong nagiging manipis na boses at kalaunan ay naging sit-sit na sa tingin ko'y nagmumula roon sa siwang ng balete. Ang punong yaon ay naroong nakatayo sa harap mismo ng bintana ng aking kwarto. Tinatagan ko ang aking sarili upang hindi ako mahumaling sa puno ng balete. Inihakbang ko ang aking paa palayo sa bintana at kinuha ko ang aking flashlight. Itinutok ko ang flashlight sa malaking siwang doon sa puno ng balete. Isang mata ang umilaw mula roon na labis kong ikinagulat. Napaatras ako sa takot at napatihaya ako sa aking kama. Tinangka ko mang isara ang bintana, ngunit kusa itong sumara na mas lalo kong ikinatuliro. Sumigaw ako ng malakas na siya namang pagpunta ng aking mama at papa sa aking kwarto. Anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Napayakap na lamang ako sa kanya dahil sa sobrang takot. Hinang-hina ako ng oras na iyon at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Mama, may mga mata po sa puno ng balete. Umiiyak kong sambitla sa aking ina.
Pinapagpilit niya akong pinahihinto sa pag-iyak. Ngunit labis ang balisa na nararamdaman ko. Nanginig ang buong sistema ng aking katawan. Ngunit inakala lamang nila na gawa-gawa lamang ng aking imahinasyon ang lahat ng sinasabi ko. Baka naman panaginip lang yan. Maigi pa kung matulog ka na lang ulit at magdasal ka para hindi ka man naginip ulit ng masama. Iwas-iwasan mo na kasi ang panonood mo ng mga horror movies, Herman. Usal naman ang aking ama. Akma na sana nila akong iiwan sa aking kwarto. Ngunit hindi ako bumitaw sa braso ni Mama. Dahil doon ay tinabihan na lamang ako ni Mama sa aking pagtulog. Nagsimula ang lahat ng mga pangyayaring iyon nung nagdala si Papa ng punong balete sa aming bahay. Itinanim niya iyon sa aming bakuran at hindi ko naman inaakala na tutubo ang punong balete na lagpas pa sa bahay naming may dalawang palapag. Mahilig kasi siya sa mga halaman at hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi na pinamamahaya ng engkanto ang ilang mga punong kagaya ng balete. Nagsunod-sunod ang mga gabing puro kababalaghan na lang ang aking nararanasan noong nagkaroon ng balete sa aming bakuran. Pero bago pa man nagdala si Papa ng punong balete sa amin, ay tanging mga laruan at pagkaing pambata lamang ang aking napapanaginipan. Subalit nang nag-uwi si Papa ng kakaibang puno, doon nag-umpisa ang pagkakaroon ko ng masasamang panaginip. Nariyan pang parang gusto akong kunin ng mga nakakatakot na nilalang sa aking panaginip. Maswerte ako dahil bago pa man nila ako mahawakan sa aking panaginip, ay nagigising ako dahil ginigising ako ng aking ina. Sa pakiwari ko'y may nakatingin sa akin sa tuwing natutulog ako sa aking kama. Kung hindi mananaginip ay nagigising naman ako ng hating gabi na kung saan ay nakabukas ang bintana ng aking kwarto kahit isinarado ko iyon bago ako matulog. May halakhak din akong naririnig mula sa malaking puno ng balete. May nauulinigan din akong mga bulong at sitsip na nagpapalin lang sa akin. Isang gabi ay nagising na naman ako mula sa aking pagtulog. Nakarinig kasi ako ng kakaibang tunog na parabang may humahalinghing na kabayo. Nakarinig din ako ng sunod-sunod na yabag ng kabayo na pabalik-balik na tumatakbo sa labas ng aming bahay kung saan mismo nakatayo ang punong balete. Dala ng kuryosidad, kahit kinakabahan at natatakot, ay nagawa ko pa rin tumayo sa aking kama upang silipin mula sa bintana at upang kumpirmahin kung saan nagmumula ang ingay na naroon sa labas. Bahagya akong binuksan ang bintana at nagulat ako sa aking nakita. Bumungad sa akin ang isang kakaibang nilalang na kalahating kabayo at kalahating tao. Isang tikba lang ang aking nakita. Nagulat ako nang napagmasdan ko kung paanong hinigop ng balete ang nilalang na iyon. Pumasok iyon sa siwang ng balete. Agaw pansin sa akin niyaong mga alitaptap na naroong nakapalibot sa puno ng balete. Mga alitaptap na sinasabing mga lambana o maliliit na uri ng engkanto na nakalilipad dahil sa pakpak ng mga itong nahahawig sa tutubi. Nang mga oras ding iyon, ay nagsimula na naman akong makarinig ng boses na nagmumula roon sa siwang ng balete. Agad kong isinara ang bintana at nagtalukbong ako ng aking kumot. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako at nang ako ay nagising, nasa labas na ako ng aming bahay, nakaharap sa mismong puno ng balete. Ano bang pumasok sa kukote mo at nagpunta ka rito? Gumising ka nga, Herman. Singhal ng aking ina habang inaalog niya ang aking balikat. Hinihigit niya ako palayo sa puno ng balete, samantalang tinututok naman ni Papa ang dala niyang flashlight sa aking muka. Hindi ko inakala na nagawa ko ang maglakad habang tulog patungo sa punong yon. Wala akong maalala
maging ako ay nagtaka rin kung paano ako napadpad roon gayong nagtalukbong lang ako ng kumot kanina. Ang tagpong yun ay naulit pa ng maraming beses. Isang gabi ay nanaginip na naman ako. Naroon ako sa isang madilim na lugar at wala akong ibang naaaninag kundi ay ang isang kakaibang nilalang na kalahating tao at kabayo. Paikot-ikot ito mula sa aking kinatatayuan at hindi ko na alam ang aking gagawin. Sigaw ako ng sigaw. Napaupo na lamang ako. Pumikit at nagtakip ng aking tenga upang hindi makita o marinig ang tikbalang sa aking panaginip. Nang imulat ko ang aking mga mata mula sa pagkakapikit ay napansin kong marahang humahakbang palapit sa aking direksyon yaong tikbalang. Pawis na pawis ako. Kaunting hakbang na lang ay magagawa na niya akong hawakan. Mabuti na lang talaga ay nagising ako dahil ginising ako ng aking ina. Diyos ko anak, inaapoy ka ng lagnat. Ang init mo. Tarantang usal ng aking ina. Marahil ay nilagnat ako dala siguro ng labis na naramdaman kong pagkabalisa. Agad na kumuha si mama ng bimpo, tubig at gamot. Inalagaan niya ako. Halos lahat ay ginawa na nila upang gumaling ako, ngunit hindi pa rin nagiging epektibo. Sa tuwing umiinom ako ng gamot, ay mas lalo lang na tumataas ang aking lagnat. Ilang linggo akong nilagnat. Dahil doon ay napaisip si mama na baka ay totoo ang aking sinasabi na may engkanto sa puno ng balete. Hindi kaya ay totoo ang mga sinasabi ng anak natin? Tanong ni mama kay papa. Narinig ko silang nagtatalo patungkol sa punong balete na naroon sa aming bakuran. Totoo na ano? Na may malignong nakatira sa puno? Huwag nga kayong maniwala sa mga ganyang sabi-sabi. Mga matatanda at sinaunang tao lamang ang naniniwala sa ganyan. Tutol ni papa. Ikaw naman kasi. Singhal naman ni mama. Ako? Bakit parang sinisisi mo ako kung bakit nagkakasakit ang anak natin? Naiinis na tanong ni papa kay mama. Eh kasi kung ano-anong puno na lang ang dinadala mo at tinatanim. Malakas talaga ang kutob ko na kagagawa ng malignong nakatira sa balete kung kaya nagkakasakit si Herman. Hindi mo pa ba napapansin na simula nang dinala mo ang balete na yan ay hindi na natin nakakausap ng matinuwang anak natin? Mahabang saad ng aking ina. Ngunit ayaw pa ring maniwala ni Papa. Hindi naging madali para kay Mama ang makumbinsi si Papa. Kaya sa tuwing napag-uusapan nila ang ganong bagay, nauuwi lamang sa pagtatalo ang kanilang usapan. Umabot ng 2 linggo ang lagnat ko. Inala nila ako sa ospital, ngunit hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang sakit ko. Ayon sa kanila, ay normal lang daw iyon na lagnat at gagaling din naman. Hindi naman kumbinsido si mama sa sinabi ng doktor. Iginiit niyang kagagawa ng maligno ang sakit na iniinda ko noon. Dahil doon ay halos araw-araw na silang nag-aaway ni Papa. Sa kagustuhan ni Papa na mahinto na ang kanilang away, ay napagkasunduan nila na ipaputol na lamang ang malaking puno ng balete. Nang maputol ang puno ay gumaling agad ang aking sakit. Inakala kong tapos na ang kalbaryong aking nararanasan dahil wala na ang punong balete. Ngunit mas tumindi pa ang mga kababalaghan na naranasan ko sa mismong bahay namin. Maraming pagkakataon na pumapasok na ang mga alitaptap sa aming bahay. Kinutuban ako na baka ay sabay nang nakikitira sa aming bahay ang tikbalang at ilan pang malignong nakatira noon sa puno ng balete. Ang gripo sa aming banyo at lababo ay kusang nagbubukas kung tulog na sina mama at papa. May mga maliliit na yabagang nagsisitakbuhan sa bubong namin kasabay ng mga tawanan ng mga maliliit na nilalang. Ang mga aso ng kapitbahay ay palaging tumatahol
habang nakatingin sa aming bahay. May mga oras din na tila nawiwili ang mga maligno na nilalaro ang aming mga appliances. Dahil doon ay muntik ng masunog ang bahay namin dahil pinaglaruan din ng mga ito ang mga kandila at posporo sa kusina. Ang lahat ng iyon ay palaging sinisisi sa akin. Ako ang palaging tinitingnan na may sala o pinagbibintangan ni Mama at Papa. Gusto ko mang sabihin sa kanila na nakikitira na sa aming bahay ang mga maligno, ngunit natatakot ako. Kinakabahan ako na baka ay pagmukhain na naman nila akong sira ulo o tinakasan ng bait. Alam ko kasing hindi nila ako paniniwalaan. Hating gabi ay nagising na naman ako. Dahil sa matinis na ingay ng aming radyo na kusang tumunog at lumipat sa maling channel na walang nakukuhang signal. Kinabahan ako dahil mag-isa lang ako sa aking kwarto. Hiwalay kasi ang kwarto ko sa kwarto nila Mama at Papa. Mukhang ako lang ang nakaririnig ng mga ingay na iyon habang sina Mama at Papa ay mahimbing ng tulog. Nasa ibabang palapag ang radyo. Hindi kasi ako makatulog kaya minainam ko ang lumabas upang sana ay patayin ang radyong yon. May takot man ngunit pinilit kong tatagan ang aking loob dahil rinding-rindi na ako sa ingay ng radyo. Yung tipong parang mababaliw ako habang pinapakinggan ang maingay na tunog ng radyo. Nanginginig ang aking mga tuhod habang paunti-unti akong tumatayo at marahang humahakbang patungo sa pintuan upang sana ay lumabas ngunit napaatras ako pabalik sa aking kama. Dahil may kumatok sa pintuan ng aking kwarto, bumubulong yon na parang simoy lamang ng hangin na may dalang negatibong enerhiya. Mas nanginig ang buong sistema ng aking katawan at hindi ko namalayang napaihina pala ako sa aking salwal. Nanindig din ang aking balahibo sa sobrang takot na aking naramdaman. Nang mga oras na iyon ay balisang balisa ako. Pakiramdam ko ay masisiraan na ako ng bait sapagkat ang pagkatok na aking naririnig ay parang galit. Lumalagabog na ang pintuan ng aking kwarto. Umaasa ako na magigising sina Mama at Papa dahil sa ingay na iyon. Pero nagkamali ako ng inakala. Sa sobrang takot ay pinagpapawisan ako kahit pa sobrang lamig ng gabing yon. Sa lakas ng pagkatok sa aking pintuan ay hindi ko pa rin naririnig na nagre-response ang magulang ko sa ingay na yon. Idinako ko ang aking tingin sa ilalim ng pinto upang tingnan ang paan ng kumakatok. Laking gulat ko na may halong pagkatakot nang makita ko ang isang paa na maitim at mabalahibo. Hindi ordinaryong nilalang ang naroon sa labas ng pintuan. Panigurado akong maligno yon na nagnanais lamang akong paglaruan at takutin. Ginamit ko ang laylayan ng aking damit upang ipampunas sa aking tila gripo na pawis. Ang ikinatatakot ko ay mukhang ako lang ang paboritong gustong paglaruan ng mga maligno doon sa bahay. Gusto ko nang matapos ang kalbaryong iyon. Ngunit hindi ko alam kung paano sila pipigilan. Hindi ko alam ang aking gagawin, lalo't ng mga panahong yon ay hindi pa gaanong mature ang aking pag-iisip. Hindi rin nagtagal ay huminto sa pagkatok ang hindi ko matukoy na nilalang. Laking pasalamat ko nang huminto ang maligno sa pagkatok sa aking kwarto. Nakita ko rin inihakbang niyo ng kanyang paapalayo sa pintuan ng kwarto ko. Bahagyang lumuwag ang aking pakiramdam, ngunit may takot pa rin, bunsod ng patuloy pa rin tumutunog ang radyo doon sa ibaba. May takot pa rin namamayani sa aking dibdib ng mga sandaling iyon. Gayunpaman ay naglakas pa rin talaga ako ng loob na buksan ang pintuan ng aking kwarto upang magtungo doon sa sala. Gustong gusto ko na talagang patayin ang radyo sapagkat sobrang sakit niyon sa tenga. Nakadadagdag lang din ang kaba sa tuwing naririnig ko. Mula sa pinto ay kinabahan ako.
Nang mabuksan ko na kasi ang pintuan, ay nagpatay buhay ang ilaw sa labas. Sobrang bigat ng enerhiya sa paligid ng aming bahay. Nararamdaman ko na talaga na may iba kaming kasama sa loob ng aming tahanan. May mga nagtatakbuhang anino sa aming hagdan na ikinabilis ng tibok ng puso ko. Halos hindi ko na maigalaw ang aking mga paa na patuloy lamang sa panginginig at maya-maya lang ay bumalik sa normalang ilaw sa labas. Humakbang ako palabas mula sa aking kwarto at tiningnan ko yung radyo na nasa ibaba. Kinabahan ako dahil lang tikba lang na aking nakita ay naroong paikot-ikot na tumatakbo sa gitna ng aming sala. Halos mahulog na ako sa gulat dahil biglang may humawak sa aking balikat. Anak, anong ginagawa mo? Gabing-gabi na nagpapatugtog ka pa sa radyo. Wika ni Mama. Agad ko siyang niyakap. Gusto ko mang ipaliwanag sa kanya ang mga nangyayari, ngunit dala ng mura kong edad ay hindi pa ako ganoon kahusay sa pagkukwento o paglalahad ng mga detalyadong mga senaryo. Nawala ang takot ko ng sandaling yon. Si Mama na mismo ang pumatay ng radyo doon sa ibaba. Ngunit nang sabihin niya na lamang na matulog ako ulit, ay muli akong natakot. Ayaw ko nang matulog sa kwarto ko, pero wala akong nagawa dahil pinilit ako ng aking ina. Habang nakahiga sa aking kama ay bumalik na si Mama sa kwarto niya. Natakot ako noon dahil may maliit na bata ang nakasakay sa likod ni Mama habang nakangiti na nakatingin sa akin. Hindi ko na lamang pinansin iyon at minainam ko ang matulog. Nagpanggap na lamang ako na walang nakikita upang hindi sila mawili na paglaruan ako. Sa kabutihang palad ay mahimbing akong nakatulog. Kinaumagahan ay nagimbal ang buong lugar namin sa pagkamatay ng lalaking pumutol sa balete. Ang balitang yun ay labis kong ikinatakot kasi malamang at sa malamang ay maligno ang may kagagawan nun. Ayon sa kamag-anak ng lalaking namatay at asawa niya, ay nagsimula raw na hindi nila makausap ang kanyang asawa simula nang putulin nito ang balete sa aming bakuran. Palagi na lang daw itong tulala at nakatingin sa malayo. Takot na takot daw ito at madalas na parang may nakikitang kakaiba sa kanyang paligid. Hanggang sa dumating ang umaga na lumaki ang mga ugat nito sa katawan at nagsusugat ang mukha at nahihirapang huminga na. Sa pagtagal ay humantong din sa malagim na pagkamatay nito. Pagkatapos ng balitang yun ay nangamba ako na baka isunod nilang saktan ang aking pamilya. Pagkalipas kasi ng isang araw ay nilagnat si Papa at nanlaki rin ang ilan niyang mga ugat sa katawan. May nakapagsabi sa amin na dalhin daw muna sa albularyo si Papa upang malaman namin kung nagalaw ba siya ng engkanto. At kung hindi naman na engkanto ay tsaka raw namin dalhin sa ospital si Papa. Ayon kasi sa ilang kapitbahay namin, maaari daw na ikamatay ni Papa ang sakit na iyon kung gawa iyon ng engkanto, lalo na kung dinala agad namin siya sa ospital. Kapag naturukan daw po kasi ng gamot sa ospital ang taong may sakit na gawa ng engkanto, ay tiyak na mamamatay. Muling umalingaw-ngaw ang balita sa aming lugar tungkol sa kababalaghang nangyari sa burol ng lalaking lumagari sa puno ng balete. Binudburan kasi ito ng kanyang pamilya gamit ang asin upang malaman kung talaga bang naengkanto yun. Nagulat daw ang lahat ng taong naroon sa lamay dahil ang bangkay ng lalaki ay naging kawangis ng puno ng saging. Ayon kasi sa paniniwala ng aming mga kanayon, malalaman daw na namaligno ang isang bangkay kung magiging saging ito sa oras na budburan ng asin. Ayon sa usapan ng iba, kinuha na raw ng maligno ang lalaki. Yun daw ang isa sa mga nakakatakot na gawain ng mga maligno. Kapag natipuhan at nagalit sila sa iyo, tiyak na papatayin kanila
upang maisama ka sa kanilang mundo at habang ang katawang lupa mo naman ay maiiwan. Sa takot nga baka ay matulad si Papa sa nangyari sa lalaking lumagari ng puno, ay agad kaming lumapit sa kakilalang albularyo. Nakumpirmang namaligno nga si Papa dahil doon sa pagputol ng balete. Siya na raw ang isusunod na kukunin ng mga malignong itim. Ano po ang gagawin natin para matalo ang mga maligno? Tanong ni Mama sa albularyo. Kailangan kong magawa ng ritual ang asawa mo. Pagkatapos ay subukan nating mag-alay ng mga pagkain. So estyo ng albularyo. Saan po tayo mag-aalay ng pagkain? Sa mismong putol po ba na balete? Dagdag na tanong ni Mama. Hindi. Sa mismong bahay ninyo, dapat mag-alay sapagkat lumipat sa loob ng bahay niyo ang mga maligno. Usal ng albularyo. Dahil doon ay nanindig ang aking balahibo dahil kumpirmadong maligno nga yaong mga nagpaparamdam sa akin. Nang maisagawa ang ritual at pag-aalay ay naging epektibo ito upang mapagaling ang sakit ni Papa. Nawala na rin ang mga kababalaghan sa aming bahay at mahimbing na akong nakatutulog. Isang gabi ay dumungaw ako mula sa bintana ng aking kwarto. Napansin kong lumipat ang mga alitaptap sa malaking puno na naroon sa bakuran ng aming kapitbahay. Simbolo na maaaring naroon na tumira ang mga maligno. Muli kong narinig ang sit-sit at bulong at inaanyayahan akong lumapit doon, ngunit hindi ko napinansin. Nagdadasal na lamang ako upang mawala ang aking takot. Simula noon ay palagi na lamang naming napapansin na sumisigaw ang aming kapitbahay sa tuwing sasapit ang hating gabi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako po si Erman, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.